dalawa kami dito. Naki-co-host din siya para dalawa kami dito sa camp. Okay na po, mentor. Dalawa na po kayo sa screen. Yun. Thank you. Yan, Emma, kamusta? Okay lang po, mentor. And kumusta po sa ang lahat? Oo, eto. Okay naman. Medyo maulan kasi rito sa Ortigas eh. Kaya siguro apektado yung wifi. Anyway, Emma, okay lang ba ma-interview ka? Nasa work ka ba ngayon? Yes, nasa ka pala? Yes. Ha? Rest time po ngayon, mentor. Wow. Rest time. Sakto pala, no? Nasaan bansa ka ngayon, Emma? Sa Saudi Arabia po ako ngayon, mentor. Oh, anyways, may onti lang akong tanong sa'yo. Okay, kasi ako, Emma, actually, tama ba? Halos ngayon lang din kita nakausap, no? Yes, mentor. Oh, si Coach Jerlyn mo yung madalas mong kausap eh. Oo, ako, halos yung ang pagkakaalam ko lang sa'yo is binida ka sa akin ng mentor mo na isa sa mga coaches natin na part-timer na OFW. Okay, so tanong ko lang, Emma, gano'n ka nakatagal dyan sa abroad? Mag-7 years na po ako ngayon, mentor, to run ngayon January. January. Oh, 7 years. Yes, natin, no? Oh. Yes, so, po. Kasi na-explain ko kanina yung 3 easy step. So, ikaw, ano yung in-explain sa'yo ni Coach Jerlyn mo before, nung nag-member ka? Yung na-explain sa akin ni Mentor Jerlyn before, siyempre 7 years din ako, OFW, mag-7 years na, I mean, resibo edad pa rin ang naipon ko. Diba, sa mga kapo kong OFW ngayon, alam ko marami dito, is reality yan. And syempre gusto ko talaga magkaroon ng extra income bukod sa sahod ko kasi na-realize ko na matagal na ako dito sa abroad, wala rin pagbabago. Ang in-explain sa akin ni Mentor Jerlyn kung paano ko mahid yung millionaire's package, ang ginagawa ko ho, kasi wala talaga akong pera that time, is ang ginagawa ko ho, nagdrama lang ako sa amo ko, ang ginagawa ko is bibili ako ng lupa. Ang sabi ko sa amo ko na kailangan ng may-ari. Within 2 weeks, kailangan ibigay mo na sa akin ng cash ko. Alam mo, nag-advance talaga within 5 months salary ko. Salary deduction lang ako hanggang na-hit ko po yung millionaires sa club ng company. O, teka lang. Tama ba yung rinig ko? Hindi ko lang narinig yan eh. Mentor Don, you're naglalag po kayo? Pag sa'yo, hindi ko sabihin. Ayan, okay na? Ayan, mentor. Mas okay na. Okay. So, Emma, nandiyan ka pa ba? Yes po, mentor, present. Yon. Tama ba yung rinig ko? In-explain sa'yo ni Coach mo? Anong in-explain sa'yo? 31 accounts? Yes po, mentor. Wala rin. Tapos, paano mo siya ginawa ng paraan? Wala ng paraan? Ano, mentor? Paano mo siya ginawa ng paraan? Paano mo siya ginawa ng paraan? Eh, nag-advance po ako ng amo ko. Nag-drama po ako. Ang sabi ko, bibili ako ng lupa. Yun, sa kuripot kong amo, within more than 1 month, binigay sa akin ang advance ko. And ngayon, and syempre, na-hit ko talaga yun. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng savings. Kasi hanggang ngayon, wala. Sa totoo lang, yung ipon ko ngayon, nasa easy lang. Resibo pa rin hanggang ngayon. Kaya sobrang thankful talaga. So, nag-advance ka. Tama, yes, nag-advance po, ka sa amo. Ginawa ko lang salary deduction. Diba? Para ang diskarte lang. Ganun lang po yung ginawa. Wow. Naman. Eh, ang tanong ko na lang, kasi, syempre, as an OFW ako, familiar naman ako, magkano lang yung kinikita nyo dyan. Magkano ba yung sahod mo?
Actually, ngayon magkano na ito, sinasahod mo monthly if you don't mind? Kaya sa lahat ng kapwa kong OFW, oo nga, no, mataas na palitan nyo. Account, magkakataon nyo na. Nasa 20K lang, mentor, magkano yung sahod ko. 20K? Every month. 20,000? Yes po. 20,000, oo. Oh. Grabe, no? Kasi ako, naalala ko before, may pinipresentan ako mga, alam niyo, mga professionals, di ba? Kumbaga, para at least, ano lang din, naalala ko kasi, ang ganda ng bihis, tapos pinipresent yung business, walang 10-5. Ang ganda ng bihis, professional, walang 10-5. Samantalang itong si Emma, di ba, OFW, kasambahay, kumikita ng 20 mil, pero nakakapag 31 accounts. Diba? So ikaw na lang, Emma, tanong mo na lang. Ano yung reason bakit sinugal mo yung ano, yung 31 accounts? Kasi hindi rin biro 'yun kasi in advance mo, 'di ba? Ilang buwan mo rin babayaran. Hindi ka ba nagkaroon ng duda, baka if kumita, baka ganito? Ano yung reason mo? Bakit ka naglakas ng loob? Sa totoo lang, mentor, wala talaga akong duda kasi alam nyo na na-realize ko po na matagal na ako dito sa abroad, wala rin pagbabago kasi isipin ko na hindi ho ako na habang buhay malakas sa trabaho, hindi ho ako habang buhay na bata. Ngayon, pagkakataon ko na kasi sa totoo lang, yung savings ko talaga nasa easy lang. Hindi ako nagdadalawang isip mag-invest kung hindi siguro dahil kay mentor Jerlyn Rosal Itaw, I think, hindi wala ako sa harap nyo ngayon. Kaya sobrang thankful ako sa mentor ko kasi hanggang ngayon, never niya kaming pababayaan. Yun lang talaga ang pinaka-the best. Kumbaga, yung sa Facebook mo lang siya mentor na kilala, reality pala. Yun po ang tutulong sa'yo, pangat. Kaya sobrang excited na rin ako na ilang buwan na lang mentor, uuwi na rin ako. Oh, excited na rin ako. Ka na! Wow naman! Kailan ka uuwi? Supposed to be mentor ngayon taon. Nakikiusap yung amo ko. Yung final decision ko talaga is April, katapusan, maybe nandyan na ako. Wow. Sa February, bibili na ako ng ticket. O, teka. Nandyan pa ba ako? Hindi naman ako nawawala. Naririnig mo ako. Yes po, mentor. Oh, anyway, may tanong lang ako. Kasi sabi mo magpo for good ka eh. Di ba? Yes po. Oh. So, bakit ka magpo-for good ka? So, pag umuwi ka ng Pilipinas, anong gagawin mo? Easy? Or may trabaho kang ibang gagawin? Siyempre, mentor, may time freedom na. Diba, ihataw ko na yung easy. Wow. Ipo-full time mo na. And siyempre, my goal talaga. Yes, mentor. Before wow, ko uwi, mentor, ito yung goal ko, magkalahating million. And syempre, yung goal ko talaga next year is mahit ko yung millionaires club. Eh, nakamagkano ka na? Nasa almost 400,000 na yung income ko ngayon, mentor. 400,000? Wow! Meron ka bang ano dyan? Meron ka bang slide dyan? Or pwede bang makita yung income mo, Emma? Yes, wow! Magkano yan? Almost 400 na yan, malabot mentor. Eh. Yes. 391,000. Wow naman. Grabe. Congrats, Emma. Ang sarap ng uwi mo niya, no? Yes, mentor. Diba? Napakasarap sobrang naman ang uwi mo niya. Sobrang thankful kasi ako kasi naging part ako ng Empower Consumerism and syempre yung malupit na team Aubie Unstoppable. Yes. Congratulations, Emma. Siguro, eto na lang. Baka marami rito nanonood ng OFW eh. Okay. Bigay ka na lang ng tip. Ano ba yung ginawa mo? Paano mo naman na-hit yung 400,000 na yan? Hello po sa lahat ng kapwa kong OFW na hindi pa nag-multiple account. Eh, gawa nyo ng paraan kasi ngayon mataas yung palitan. Dramahan nyo na sa amo nyo kasi ito yung best opportunity para sa atin para matutukan nyo rin sa pagiging OFW. Kasi ako sa totoo lang, 2 to 3 hours per day ko lang po yan ginagawa.
And sinasabay ko lang yung trabaho ko. Dati yung hindi pa ako member sa Easy, ang palagi ako nanonood sa YouTube. Pero tinutuldukan ko na yan. Yung rest time ko is ginagawa ko na lang ihataw ng todo. And syempre, kung meron din ako na may syempre lalo pa kung ikaw ay hindi pa as in, lalo pa pag mag-multiple account, kumbaga, nire-refer ko lang sa mentor ko. Hindi ako kumikita ng ganung kalaki kung hindi tinutulungan ako ni mentor Jerlyn Rosalito. And syempre, shoutout ko rin sa bagong direct ko na si Sis Emma Tapa, kapangalan ko pa rin. Nag-avail din po siya ngayon buwan ng 31 account. Kumbaga, nag-how lang din sa post ko. Kaya congratulations, Sis Emma, alam ko nandito ka. Kaya yung tips ko lang sa kapwa kong OFW na wag ko tayo matakot mag-invest. Yung katakutan natin na uwi tayo sa Pinas, nawala rin pagbabago. Iba kasi sa totoo lang, seven years ako dito sa abroad, 2 times ako umuwi sa Pinas. Kumbaga, hindi pa natapos yung vacation. Is nagchat-chat na naman ako sa amo ko kasi wala naman ako allowance. Kaya napakaswerte tayo na meron opportunity sa mundo. Kaya thank you mentor sa time privilege na binigay mo sa akin ngayon. First time ko po mag-share sa project community. Oo nga. Para din sa mga hindi nakakaalam, ngayon ko lang din po, to be honest, isa yan sa mga member ko yan down the line ko sa organization kyan. Pero ngayon ko lang po nakausap yan si Emma. Hindi ko na PPM yan. Ngayon lang kami, kanina lang kami nag-chat to. Ngayon ko lang siya na-add sa FB kasi nalaman ko yung story niya na part-timer siya, tapos kumita siya ng ganyan. And curious lang din ako, Emma. Paano ginagawa mo? Kasi nga, nagtatrabaho kayo. Anong ginagawa mo? Paano ka kumita ng ganyan? Ikaw ba kumakausap ng prospect mo? Or paano ginagawa mo? Hindi mentor. Ang una-una, ang gagawin ko mano-mano. For example, pag ginawa kong set schedule. Tapos, gumawa ako ng ABC rule sa kay mentor Jerry. Yun lang yun. Ang ginagawa ko. Yun ang daily routine ko. Pinapakausap. Nag-refer. Grabe, no? Guys, pakinggan nyo sa lahat ng member. Ayan ang ginagawa. Isa si Emma sa patunay na part-timer to, lalo na sa mga OFW po na nakikinig dito, mga kapatid. Alam nyo, ito si Emma, part-timer, tapos ang ginawa niya lang, minaster niya yung ABC rule. Ganun ang ka-powerful ng ABC rule, yung paano mag-refer. Ang ginawa mo lang, tama ba, nag-refer ka lang sa coach mo? Yes po, mentor. Grabe, no? Nag-refer lang ng mentor, nag-refer. Hindi ako nahihiya. Kasi hindi naman nakakaya, mag-refer lang, di ba?